touch it? Touch it. Don't touch. Let's touch. Are you happy? Yes. Aditi. Say thank you, Patty. Hello. Wow, so pretty naman. Can I see your hair? Oh, so pretty. Thank you. Kalasa to guys ng pares natin sa Pinas. Pero mutton siya, hindi siya beef. Bigay siya nung aming kapitbahay dito. Hi guys! Welcome sa aming vlog. So guys, ngayon papakita ko yung mga binili kong items. Sorry sa ingay guys, ha? Maingay diba? Tingnan nyo ang ingay. Kasi nga may ginagawa dito. Nakuwento ko na nung nakaraan diba, ginagawa yung sa ilalim namin. Kaya maingay. Mga day, ayan nga pala yung aking napamili ng mga baby clothes. Unti lang muna. Yung mga kailangan lang muna talaga yung binili ko. Yung mga ano yung sa ulo, sa kamay, booties, yung nilalagay mittens, ganyan. Tapos, yung parang towel, tapos yung mga unting damit, tapos may mga onesies, may mga full sleeves, shorts, tapos yung parang sando-sando. Unti lang muna yung binili ko guys, mga parang, basta feeling ko pang 1 week lang to or 2 weeks. Kasi yung newborn, di ba, palit ng palit. Ayun yung nabili kong mga damit. At mga towel, kung anik-anik pa. So, mostly white siya. Tingnan yung white. Kasi nga, dito sa India, hindi mo naman alam ang gender, di ba? So, mura lang to guys. Yung mga pinamili ko. Mga, ito magkano ba to? Itong shorts, 29 rupees. Itong mga H&M, 1,000 yan guys, charot. Sa pagbumili ka sa H&M baka mag 1,000 yan. Pero yan, nasa magkano lang yan. 49 rupees o, 'di ba? Ang cute niya. 49 rupees lang yan. Nasa ito 59 rupees. Mga pambahay, yan oh, mga sando. Ito pa. Yan, magkano din to? 59 din. Yan. Mga pambahay ng baby. Kasi ito, ang daga. Ang cute din niya. H&M din yan, guys. Pero magkano lang yan? 49 rupees. O, diba? Ang cute niya na. 49 rupees. Yan, mga pambahay yan. Kasi ito, yung ilalagay ko sa hospital bag. Yung ganito. Yung zipper. So, guys, ito mura lang din to. Nakakita ko na ito sa mall. Ano siya? Nasa 1,000, dalawa. Or tatlo. Tingnan mo to, 129 rupees lang. O, diba? Saan ka pa? Kasi yung binibilihan ko guys, para siyang yung mga old style ng mga branded. So guys, yung mga binibilihan ko na itong mga to, medyo mura siya kumpara sa mall kasi, sobrang mura actually kasi old design na siya. So yung mga old stock is dinadala nila sa parang mall na yun. Mall din siya, air condition din siya. Pero mura na siya. Ito, nakita ko to online, itong damit na to. Nasa tatlo or dalawa, 1,000. Pero nabili ko lang ng 129 rupees. O diba, saan ka po? Eto, minala ko lang to sa Amazon kasi akala ko, hindi na ako makakita ng parang ano, parang full body na ano, baby clothes. So, bumili na ako sa Amazon, nanigurado na ako. Sa 500 siya, tatlong peraso. So, anyways guys, unti lang yung binili ko, yung necessary lang. Kasi meron na kami yung mga dati, yung kagaya ng higaan, meron na kami noon, yung kay Aditi. So, ilalabas na lang namin yun, lilinisin, tapos bumila ko na ito. Ang binili ko na lang yung sa pin, at saka yung sa ano niya sa ulo nan para hindi siya mauntog pagka gumugulong-gulong na. So yun. Tapos yung lalagyanan niya tsaka towel ganyan. Yan binili ko yan sa IKEA. Pero the rest guys, unti lang talaga yung binili namin, kung ano lang yung talagang kailangan.
Bumili din ako na itong mga nilalagay sa ulo, paa, tsaka kamay. Ano siya, mga apat yata na pair. Yun, yun lang, unti lang. So, ayan guys, bumili na ako ng pambahay. Ayan. Mga 10 pieces yung binili kong pambahay. Mukha lang yan marami, pero actually, unti lang yan. Lalo na pag newborn. Kasi yung newborn, panay suka, panay lungat, panay poops. Meron na rin ako nabili na diaper kasi soon is gagawa na rin ako ng, magre-read na rin ako ng hospital bag kasi 34 weeks na ako. So, marami pa akong medyo kulang. Pero hindi ko masyado iniisip yun kasi ang priority ko lang is yung hospital bag. The rest, pwede ko nabilihin once na nandito na ako sa bahay. Kasi dito naman sa India guys, very accessible yung online buying. So, pag may kulang ka, order ka lang online. Pwede same day delivery or pwede tomorrow yung delivery. Tapos guys, if mapapansin nyo, puro white lang siya lahat mostly. Yung iba yellow. Hindi ako nagbili ng pink or blue kasi nga, dito sa India, hindi mo naman pwede malaman yung gender ng iyong baby. Kasi nga, bawal malaman dahil sa yung sinaunang panahon, yung mga girl child is pinapa-abort. So ngayon, dito kasi sa India talaga guys, legal ang abortion. So pagka na-rape ka, tapos gusto mo ipa-abort yung pinagbubuntis mo kasi nga na-rape ka. So valid reason yun. Tapos minsan, kapag nalaman mo na may diferensya yung baby, well, nasa tummy mo pa siya, pwede mo siya ipa-abort. Kunwari, teenager ka pa lang, bata ka pa, ayaw mo pa ng baby. So yun, may mga ano talaga dito. Legal kasi talaga dito ang abortion. Kasi nga, overpopulated na dito, diba? So wait lang guys, lalagay ko lang patungan ko. Kasi sira yung aking ano, yung stand. Pinaglaro-laruan ni Aling maliit. So yan, sira siya. So, nag-ano ko ng kamay dito para meron akong patungan. So anyways, yun nga, legal dito ang abortion. Pero, ang hindi legal dito is ipapa-abort mo pag nalaman mong babae. Yun ang hindi legal. Kaya nga dito sa India, bawal mo malaman ang gender ng baby mo. Kaya, pansin nyo guys, yung mga pinamili ko is mostly white. Kasi nga, di namin alam yung gender. Hula-hula lang kami. Assuming lang kami na baby boy. Pero, di namin alam kung ano talaga ang gender. Para sa akin, basta healthy, yun na yun. Yun ang importante sa akin ngayon, basta healthy lang ang baby. So, wala na akong ano-ano sa gender, basta healthy. Tapos magkaroon na si Aditi ng kalaro, tapos yung second baby ko is meron din siyang kalaro, o diba? Masaya kasi talaga pag at least dalawa yung anak mo pataas. Yun guys, di namin alam ang gender. So, yun ang bawal dito guys, kasi nga, nung sinaunang panahon, I think nakwento ko na to long time back, pero sa mga manonood uli na if ever gusto nila malaman, sinaunang panahon kasi dati, pag nalaman nila na girl child is pinapa-abort nila, o kaya pagka naipanganak na nila tapos girl child, pinapa-ampun nila. Kasi nga dito guys, ang nagda-dowry is yung babae. So, parang feeling ng parents is burden siya. Kasi nga, hahanapan mo siya na mapapang-asawa. Tapos, yung mapapang-asawa, that mag-a-agree na gantong amount, ganyan. Kasi parang binibigay mo na yung responsibility dun sa asawa eh. So, parang ganun. Kaya yun mga day, yung girl child dito is kawawa talaga. Actually, yung ganyan is yung sinaunang panahon pa. Ngayon, lalo na yung mga modern, gaya dito sa Bangalore, para siyang Makati. So, mga modern. Mostly ng mga nakikilala ko dito, ang gusto nilang mga anak is girl. Kasi makulit daw yung boy. At saka lalo na pag mga lalaki, di ba gusto nila na mga girl kasi mga papa's boy, ganyan. Ay, papa's girl, ganyan. So, gusto nila yung girl child. Pero yung sinaunang panahon kasi iba yun. Kasi nga, ang iniisip nila, burden, ganyan. Lalo na pag mahirap, lalo na pag taga-village, ganyan. Pero tignan nyo guys, assuming yan, no? Assuming ako na boy. Kasi tignan mo yung binili ko. Meron pagka-lion. Actually, kay Aditi rin naman, may mga parang panlalaki. Tapos may parang, kay Aditi medyo feel ko na girl. So, medyo pambabae na talaga yung mga binili namin. Nga pala guys, naniniwala pa kayo sa ano, Chinese calendar. Kasi, may isa akong kaibigan na nag-send sa akin ng link na check
check mo dyan yung ano, kung kailan ka nabuntis, yung age mo, tsaka kailan na conceive. Tapos, mag-degenerate yun, malalaman kung ano, kung boy daw or girl. Doon sa app na yon ang lumabas is boy. So, parang hello, assuming na ako na baby boy. Kaya medyo nagbili-bili ako ng medyo onti may lion, ganyan. Alam nyo guys, may kwento pa ako dito sa India. Isa pang nakaka-bother. Kasi, expensive ng panganganak dito. Lalo na kung manganganak ka sa hospital na medyo private, ha? Or private. Ganyan. Medyo expensive talaga siya. Tapos, uso dito guys yung mga sisa-sisarian, ganyan. Kasi parang ang dami kong mga kamag-anak nito ni Mister na parang, ano, parang lagi na lang sisarian. Sabi daw, pag kunwari, sasabihin na naka-cord daw yun sa ano, sasabihin sisarian na yan. So, ire-ready na nila ng mga 37, 38 weeks scheduled ka for CS. Ganun dito, parang napaka-uso ng sisarian. May documentary nga ako napanood na parang unnecessary, pero isisisarian pa rin nila kasi parang mas madali sa kanila yung trabaho eh. Ayun na nga guys, uso dito yung sisarian. Kaya, kasi yung pinaanakan ko una kay Aditi, yun talaga is ano, Catholic na hospital kasi siya. Tapos kilala-kilala pa kami doon kasi as in yung bahay namin malapit lang sa hospital kasi mother-in-law doon din siya ng anak. So yung nurse doon is kilala na rin kami. Tapos pagka nagpapa-check up ako, lagi ko sinasabi na, doctor, ano ah, I want ano, normal delivery. Sinasabi ko talagang ganun. Tapos eto, yung pinagpuntahan ko ngayon, ano naman siya, Baptist naman siya. Parang, ano ba yun, parang hindi siya born again eh. Basta Baptist nga, Baptist siya na hospital. Pero, syempre, bago pa lang ako dito sa lugar na to, dito sa bago naming area. So, hindi mo sure kung okay ba sila, kung hindi sila ano, uso sa cesarean, ganyan. Pero, nung sinabi ko sa doctor ko na, doctor, I want ano, normal delivery. Sabi niya, when you had your first child, you had normal delivery, right? I said, yes. Tapos sabi niya, don't worry, you will have a normal delivery. So, yun. Kaya medyo nakampante na ako. Kasi may iba kasi talaga na lagi na may mga suggest ganyan na cesarean. Kasi nga, ang dami sa pamilya nito ng mister ko na puro mga cesarean. Tapos, so yun, hopefully na maka-normal delivery ako. Yun na nga, mahal ang panganakan dito. Pero, ano, okay lang kahit papano kasi yung mister ko naman is meron siyang insurance. So, medyo, wait nga lang. So, medyo mako-cover, mababawasan yung aming gastusin. Pero yung kay Aditi, kasi mura yung hospital na napuntahan ko dati. Wala kami binayaran. Saktong-sakto siya sa insurance payment, ganun. Wala na kami nadagdag. Tsaka guys, isa pa dito sa India, alam nyo ba, pag pang baby dito, napakamahal. Kasi alam nyo yung tumba-tumba na, papakita ko yung picture dito, ha? Yung tumba-tumba na nakita ko yun sa Shopee nung umuwi ako ng Philippines. Gusto ko nga bumili sana dati kasi, kaso bawal kasi dito yung bumibili ng maaga pa. Pinapagbawalan ako. So, yung mga ganun, sinusunod ko na lang, wala naman mawawala eh. Mapapagastos ka lang pag sa huli. Kasi nga, kung binili ko yun, di nakatipid ako. So, yung mga paliguan ng baby, lagay ko dito. Tapos, magkano yung presyo niya sa Philippines, magkano presyo niya sa India. Tapos, yung tumba-tumba na sinasabi ko, magkano presyo sa Philippines, magkano presyo sa India. Ang mahal talaga ng mga baby items dito, guys. Sobra. Kasi, di ba, ang daming buntis dito. Pag nagpapacheck up nga ako, naka-appointment na ako. Nag-aantay pa ako ng 30 minutes or 1 hour. Mom, this soup. I'm so hungry. You're so hungry? Poor baby naman. Daddy, let's cook. Daddy, cook. Mommy is on a cook. Take her. Go, mommy. Go. So, pag-uwi, nagre-reklamo to. Mommy, I'm so hungry. I'm super duper hungry. You're super hungry? Why? You didn't eat your snack? Why are you so hungry? So sad naman. Tingnan mo, banana na lang tuloy. Kawawa, di pa kasi luto yung ulam. Kiss, mom. What else you wanna eat? I want TV. You want cucumber? Yeah.
Oh. Okay, my mommy will peel it. Oh, cut it, Aditi. Oh, cut it properly. Oh, kalahati lang kaya ito. Stop laughing like that. I'm not laughing. I'm not laughing. What are you talking about? Shut up. Boy, what am I talking about? I'm not talking about anything. Go, cut it up. Cut it properly. Tell hi guys, I'm cutting my cucumber. Thank you.